spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Our gospel today is a wake up call. Knowing the Lord and the gospel is not enough. It is necessary to live the life that Jesus lived and put his word into practice. And practicing God's kingdom is not easy. We have to pass through the narrow gate, through the narrow door. May we have the humility to see that God's kingdom is a gift which we have to accept with joy and courage so that it may bear fruit in our lives. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mystery. You will send to him the archive of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to all sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of God the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
O God, who caused the minds of the faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise. That amid the uncertain days of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, I know their works and their thoughts. I come to gather nations of every language. They shall come and see my glory. I will set a sign among them. From them I will send fugitives to the nations, to Tarsus, Put, and Lud, Mosok, Tubal, and Jawan, to the distant coastlands, that have never heard of my name or seen my glory. And they shall proclaim my glory among the nations. They shall bring all your brothers and sisters from all the nations as an offering to the Lord. On horses and in chariots, in carts, upon mules and dromedaries. To Jerusalem, my holy mountain, says the Lord. Just as the Israelites bring their offering to the house of the Lord in clean vessels, some of this I will take as priests and Levites, says the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Go out to all the world and tell the good news. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, you have forgotten the exhortation addressed to you as children. My son, do not disdain the discipline of the Lord or lose heart when reproved by Him. For whom the Lord loves, He disciplines. He scourges every son He acknowledges. Endure your trials as discipline. God treats you as sons. For what son is whom his father does not discipline?
At the time, all discipline seems a cause not for joy, but for pain. Yet, later it brings the peaceful fruit of righteousness to those who are trained by it. So strengthen your drooping hands and your weak knees. Make straight paths for your feet, that what is lame may not be disjointed, but healed. The word of the Lord. Thanks be to God. Jesus passed through the towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few people be saved?" He answered them, "Strive to enter through the narrow gate, for many, I tell you, will attempt to enter but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, 'Lord, open the door for us'? He will say to you in reply, 'I do not know where you are from.' And you will say, 'We ate and drank in your company, and you taught in our streets.' Then he will say to you, 'I do not know where you are from. Depart from me, all you evil doers.' And there will be weeping and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourself cast out, and people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Pag sumikapan na pumasok sa matibot na pintuan, ang paghahari ng Diyos ay may makipot na pintuan. Ito yung tugon ni Jesus sa mga nagtatanong kung kakaunti ba ang maliligtas, pumasok sa makipot na pintuan. Bakit makipot? Kasi bahagi yun ang makita namin na yung pag-ahari ng Diyos, no? Ay hindi ka lamang sapagat naroon ka, napunta ka sa pag-ahari ng Diyos, at makamit mo yung kaligtasan ng dulot ng ating Panginoon Jesucristo, ay gawa lamang ng
Lahat. Hindi lamang sapagkat tawagin nga po natin ay napadpad ka lamang. Yung hindi mo nalalaman na makita mo na kinakapasok sa pag-ahari ng Diyos gawa lamang ng nadala ka lamang ng agos. Ito ay nangusaring makita na kaya ka pumasok dito kahit na ito'y pakipot sabagat maliwanag sa'yo na ito'y bilang bahagi ng iyong pagtugon sa paanyaya ng pagliligtas ng Diyos. Ito yung sagot mo sa paanyaya ng Diyos. Kaya maliwanag na kung saan ay magsumikap na pumasok sa makipot na pintuan. At bahagi rin o na kung saan ay makilala rin natin na yung pag-ahari ng Diyos ay ang pag-ahari ng Diyos kasi baka akala ang iba ay kapag tinanong mo ang tao gusto mo bang pumunta sa langit? Wala namang hindi tataas ng kamay. Wala naman sa akin dito may gusto na pumunta sa impyerno. Kahit sinong tao ay ayaw niya na siya ay mahirapan. Pero, sabi nga namin, paano maniniwala sa atin ng Diyos? Kung gusto natin pumunta sa langit, pero hindi naman tayo magsisimba pag-araw ng linggo, na hindi natin siya nakakatagpo sa Jesus dito, sa tahanan niya sa lupa, paano kung pa kaya natin gugustuhin na pumunta tayo doon sa Kanya, sa Kanyang kaluwalhatian, sa kaharian ng langit? Kaya, para maging maliwanag, talagang gusto namin ang pumunta sa langit, may mga pagkilos na kinakailangan natin isakatuparan. Hindi yung sapagkat, baka sabihin kasi ng iba, kinakailangan pala na ang pagpunta sa langit ay kinakailangan na pagtrabahuhan mo. Hindi. Hindi mo gawa. Kaya kayo pumunta sa langit. Ito higit sa lahat gawa ng biyaya ng Diyos. Pero yung pagtugon mo, yung pagsumikap mo, kasi sabi na natin, yung pagpunta mo sa langit ay hindi lamang by chance. Hindi lamang sapagkat ikaw ay nakachamba. Kapag sinabi mo tsapa, hindi mo na kayang ulitin. Kung sinabi mo na ito ay talagang bahagi ng iyong pagtugon sa panawagan ng Omegapal, pwede maulit. Kaya ang tawag natin ay discipline. Disiplina. Ito yung sinabi mo sa ikalawang pagbasa na narinig natin sa sulat sa mga Hebreo. How the Father disciplined His children, pamamaraan ng buhay. At yung para makapasok sa makipot na pintuan, kinakailangan natin ng pamamaraan ng buhay. Kinakailangan natin tumugon sa isang disiplina na ipinamamaling sa atin ng Panginoon. May mga bagay na pwede natin na dapat natin isinasakatupara. Na masasanay tayo at kapag nagawa natin doon, madali na. Madali na makarating sa kaharian ng buong Megapan. Katulad mo limbawa ng isang atleta, bakit na nakuha yung katulad mo nanalo sa amin sa silver medalist ng Olympic. Kasi bakit? Anong training yan? Hindi lang basa-basa yan nanalo, gawa na chance. Hindi, talagang may training yan. Mayroong disiplina na ginawa niya sa kanyang buhay. Kaya nakapun niya para makabit niya yung silver medal sa lifting, weightlifting. So, ganun din po ang pag-ahari ng Diyos. Bilang ano, pagtugon natin na ito ay isang partilos ng tunay na mga iniligtas ng Diyos. Naging bahagi ng ating pagtugon.
sa biyaya na ipinagkakaloob ng buong may kapal. Dahil maliwanag mo sa atin na si Jesus ang Diyos at nagpagligtas. Kaya, ginagawa natin yung bagay na ito. Hindi natin ito ginagawa para tayo maligtas. Ginagawa natin ito dahil tayo ay mga iniligtas ng Diyos. Kaya, bahagi ng pagkilos na ito. Ito yung pamamaraan ng buhay. Pamamaraan ng pagkilos na ipinamamanhik ng Diyos sa kanyang kaharian na siyang aking tatamahin. So sa baba ng pamamaraan, paano ba natin sabihan natin ay maanukuri ng disiplina na kinakailangan natin ang bigyan ng higit ng pagkakataon na makamit ito ng tao, ay yung aking unang pagbasa ay tumutugon sa panyaya na ito. Isa lang po yung nais namin pagnilay-nilayan para sa gabi ito. Ano ito? Yung ipinamanhin ko sa atin ni Propeta Isaias na sa pamagitan ni Propeta Isaias ay pinahahayag ng aking Panginoon Diyos para mo sa atin. May binahagi ko sa unang pagbasa. Ano yun? To offer yourself in clean vessels. Ayan niya kung ulitin kong muli, ibinahayag niya sa aklat ni Propeta Isaias. Sabi po rito ay, they shall bring all your brothers and sisters from all the nation as an offering to the Lord. On horses and in chariots, in carts, upon mules and dromedaries to Jerusalem. My holy mountain, says the Lord. Just as the Israelites bring their offering to the house of the Lord in clean vessels. Sa among days I will take as priests and Levites, says the Lord. Hinakailangan daw ulit. Makita namin yung isang pamamaraan ng buhay, isang disiplina natin, na tayo ay masanay na maghandog sa Diyos. Masanay tayo maghandog sa Diyos. Pag sinabi yung ating paghahandog, hindi ka pinipilit. Kasi handog eh. Yun ay kusang loob na pagbibigay ng iyong sarili sa Diyos. Hindi lang mo ito masabi namin na bakit ka nagbigay? Kasi kinatsawan ako eh. Minsan, mas madali magbigay kapag kinakatsawan kaysa naman sa kusang loob. Pero when we speak of an offering, it should come up from within. Dapat kusang loob. Hindi ka lamang nagbibigay. Gawa lamang na ikaw ay naiipin. O gawa lamang ikaw ay napapahiya. O gawa lamang na ikaw ay pinipilit ng ibang tao. Alam niyo kung minsan ang tao ay nagagawa niya yung kanyang tungkulin kapag tinatakot. Sabi ko nga, marami ang sumuko kasi pag natatakot. Pero dapat, pag sinabi natin isang pagkilos na makatugon sa pagnayan ng puro may kapal, hindi gawa ng takot, kundi gawa ng paghahandog ng sarili sa Diyos. At ano yung ihahandog natin? Well, yung common mo natin na kung tutusin po ay yung tatlong D. No? Time, treasure, talent. Time, treasure, and talent. May panahon ka para maglingkod sa Diyos at sa iyong kapwa. Yung iyong kayamanan, yung iyong pera, yung iyong lupa, kung ano mang mga bagay na meron ka sa daigdig na ito, ay pwede mong maging handog sa harapan ng buong may kapal. Pangatlo, yung ating talento. Magaling kang kumanta, o hindi magkwer. Magaling kang magturo, o magkalikista ka. Na huwag naging bahagi yung nawa na kung saan ay may handog mo yung iyong talento, kakayanan,
sa harapan ng puro may kapalo. At makita po natin, no, ay ito yung nais natin na makita na may bahagi natin sa iba. Hindi ka naman hihingan ng isang bagay na siguro sabihin mo, Padre, hindi ko kayang ihandog katulad ng paghahandog ng aking kapitbahay. Hindi hilingin sa iyo ng Diyos yung ibinigay ng katulad na ibinigay ng kapitbahay mo. Kung wala ka, ano lang meron ka sa iyo? So, it could be time, talent, or treasure. Any of the above. Or, all of the above. Pero makita po natin ang kutusin. Yung iahantong natin, hindi rin naman ang galing sa atin. Galing din sa Diyos. Ibabalik din natin sa Diyos. Kaya pag tayo nag-ahantong, tayo'y nagbabalik lamang sa Diyos. Kutusin po yung malalim na pamantayan ng pagkakasalamat na nakamit natin. Yung ipinamanin po sa amin ang paghahandog ng sarili, katulad po na ipinahayag rito, na maging bahagi yun ang aming pagkilos bilang kusang loob at bilang bahagi yun ang isang disiplina, kasi kinakailangan na makita po natin yung pamamaraan ng pagkilos. Kasi kaya po, hindi mo kasi pwede sasabihin na ang isang ama ng tahanan na mahal ko yung aming anak, pero hindi mo naman inaalagaan. Wala kang panahon para alagaan. Hindi mo pwede sabihin mo na isang ikaw ay isang mabuting asawa na mahal mo ang iyong asawa ay hindi ka nagtatrabaho, hindi ka kumikilos, ay bahagi yun ang pagtugon na kuntusin mo ay pwede sabihin lamang natin na ikaw ay lip service lamang. Kinakailangan na matuto kang magandog ng iyong sarili. Magandog ng iyong sarili. Panahon, kayamanan, at kakayanan. Yung ipinahayag po sa akin sa aklat ni Propeta Isaias, in clean vessels, sa malinis na sisiblan. Mabang ano pa ibig sabihin ng malinis na sisiblan? Dalawang bagay yun. Una, ay hindi naghihintay ng kapalit. When you offer, ay hindi ka nagbabahagi ng sarili mo sapagkat naghihintay ka ng kapalit. Or else, barter yun. Ibig sabihin nun, ay para na rin ikaw ay naghahanap ng kapalit. Alam niyo, kung minsan ay natutuwa po ako sa mga tao na kapag tumutulog sa kanilang kapwa-tao o kahit na sa simbahan, sinasabi ng Father, huwag niyo lang mag-ibig yung pangalan ko. Sabihin niyo lang anonymous. Kaya naman doon natin yung binabanggit sa pangalan para po doon sa may forum for transparency. Pero may mga tao na pala, ilagay nyo lamang na anonymous. Kasi yung iba, gusto nila nakalapit pa yung kanilang pangalan. Wala, tinanggap mo na. Tinanggap mo na yung ganitong pahala mo. Nakalapit na yung pangalan mo. So, may kapalit na yung itinulong mo. Yung iba naman, tumutulong din naman, kailan gusto nila yung kanilang gustong masusunod. May mga tao na tumutulong, kapag yung kanilang gusto ay hindi na nasusunod, hindi na sila tutulong. Ay, yun po ay naghihintay ng kapalit. Yung malinis na lalagyan, ay alin, hindi naghihintay ng kapalit. Pangalawa, ay walang presyo. Wala itong presyo. Alam niyo kung isa, ito rin po yung bahagi ng hamon na nais na tugunan din po ng diocese ng San Pablo, yung ating diocese, na matugunan sapagkat kung isa, kahit na sabihin mo sa tao na
Kaya sabi niya, Father, magkano ba yung bayad sa binyag? Ay kapatid, hindi natin pwedeng bayaran ang binyag. Kahit na anong sabihin mo sa tao na hindi mo kailangan mababayaran yung binyag kasi may nilagay kang presyo dyan, ay lumalabas kung minsan sa kaisipan ng tao, binabayaran kasi may presyo eh. Kaya sinabi natin na pagkahandog ng iyong sarili, ay ibig sabihin dapat, ay ano yung kaya mo? Ano yung kaya mo ibigay na magagaling sa'yo? Hindi yung dictated sa'yo. Pagawa mo, inilalaan mo po ng diocese yung sabi nga natin, yung pagpapalit natin ng ating sistema ng from Aragsel system sa ganitong klase ng pagkaunawa na kaya ka nagbabahagi ng gawa ng aking pagpapasalamat sa Diyos. Hindi ako pinipresyuhan. At kailanman hindi ko pwedeng tumpasan ang presyo na ibinigay ng Diyos para maligtas ang sangkatauhan. Pero bahagi ng ating pagkilos, no? Sa loob ng banal na pagdiriwang po ng misa, ay meron tayong tinatawag ng offertory table. Yung ating offertory table ay nandun po sa likod. Nandun po nakalagay yung iahandog mamaya. No? Pero kung tusin po natin, yan ay symbolical. Bakit? Lahat po tayo ay offertory table. Dapat po makita natin na during offertory time, pagkatapos mo ng panalangin ng bayan, huwag natin kalimutan natin na iniahandog natin yung ating sarili sa Diyos. Iniahandog natin yung ating sarili, yung panahon natin, yung kakayanan natin, yung kayamanan natin. Huwag natin kalimutan na yun ay isang bahagi ng paghahandog. At yung inyong pagkilos every Sunday, kapag tayo nagdiriwang ng banal na misa, eh makita nito na, ako pala'y isang handog, inihandog ko ang sarili sa Diyos. Handog ako ng Diyos, at handog ko ang aking sarili sa Diyos. Kaya, huwag ko namin bigyan ng pag, at ito ay maging bahagi yun ng aming kalimangan. Kapag ko tayo nasanay, kapag ko tayo nasanay, kahit sabi nga natin isa, discipline, a way of life, pamamaraan ng pagkilos. Kapag po tayo nasanay, paano natin ngayon mapagalabanan ang kasalanan? Ay, napakadali, no? Kasi bakit ano ba yung paglaban sa kasalanan? Ang kasalanan meron, ang pagiging makasarili. Kapag makita po natin, lahat ng pagkakasala ay nagugat sa heart, sa pagiging makasarili. Pero kapag ikaw ay natuto na magandog ng iyong sarili, ano mang kasalanan, pwede mong taligtan. Pwede mong mapaglabanan. Bakit? Masasanay ka na maghahandog ng iyong sarili. Maalis mo yung pagiging makasarili. At maging maliwanag yun na kung tutusin po natin kapag ito ay naging bahagi ng ating sistema, hindi na po tayo makakaiwas ng kasalanan. Magtutugunan pa natin yung misyon na ipinapagawa ng Pumay Kapal. Yung makatutugod tayo sa kanyang panyaya. Kasi yung makita ko natin, no? Kapag may misyon na ibinibigay ang Diyos sa atin, halimbawa po na lamang, lalong-lalo na ngayon, yung 7 Corporal Works of Mercy, Year of Mercy. No? Kapag may misyon na ibinibigay ang Diyos, ay sigurado po nga rin, aalisin ka sa comfort zone mo. No? Medyo ilalagay ka doon sa lugar na medyo mayroong kabigatan. Pero magagawa mo yun, bakit? Ay, sanay ka lang magandog ng sarili mo. You could forgo a part of what you are pinapakinabangan ngayong kapanahunan na ito, tinatamasa mo para saan? Para sa pagtugon sa misyon ng Diyos. At paano mo magagawa yan sa pamagitan ng paghahandog ng iyong sarili, ng iyong talento, ng iyong kayamanan? Madali na rin po
ang pagtugon sa misyon na ibinibigay ng Diyos. Kaya ito po, ito yung bahagi yun ng disiplina na nawa ko ay maging bahagi ng ating pagtugon. Katulad ng pinahayag ng buong may kapag sa aklat ng propeta Isaias, maging handog sa Diyos sa isang malinis na lalagyan. To offer ourselves to God in clean vessels. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation. He came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our Savior was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken to the prophets. I believe in one holy, Catholic, and apostolic church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Let us pray to the Father, that we may have hearts open to welcome all people as brothers and sisters, fellow travelers, and partakers in the Lord's banquet. With confidence, Lord, listen to your people. Lord, listen to your people. That after preaching to others, the ministers of the world may leave what they preach so that they may become credible witnesses of the kingdom of God. We pray. Lord, listen to your people, that we may see ourselves not as the only ones who will be saved, but like the rest, as partakers of the Lord's gift of salvation. We pray. Lord, listen to your people, that those who suffer in any way and those who feel they may have difficulty passing through the narrow door may come closer to Christ who saved us through his cross. We pray. Lord, listen to your people, that the church, the government, and the affluent sectors of our society may address the basic social and economic needs of the less privileged, so that we may avoid grief and class struggle among our people. We pray. Lord, listen to your people, that our beloved departed ones may know the joy of the heavenly banquet together with the forebears and all the holy ones. We pray. Lord, listen to your people. Father,